The hottest and the latest stories in the showbiz world this week. Roundup, this is Push Most Wanted, top news of the week. Hello Pushmates, ako po si Jeff Fernando at magsasama-sama na naman tayo sa latest episode na ito ng Push Most Wanted kung saan nalalaman ninyo ang latest sa inyong mga paboritong celebrities. Pero bago natin ibigay sa inyo ang mga maiinit na balitang yan, huwag niyo munang kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga paboritong celebrities. At simulan na natin sa ating top news story number 5, kamusta na kaya ang Switzerland vacation ni Pia Wurtzbach? Nandito ang detalye. Pia Wurtzbach at Jeremy John C. nagbakasyon sa Switzerland. Matapos magbakasyon ng nakaraang buwan sa Dubai ay muling nagkasama sina Pia Wurtzbach at boyfriend nitong si Jeremy John C. para sa isa na namang adventure kasalukuyang nasa Geneva, Switzerland ngayon ang couple kung saan ini-enjoy ng dalawa ang snowy weather. Sa Instagram post ni Pia ay nagbahagi ito ng mga litrato nila ng boyfriend na si Jeremy habang napapalibutan ng snow at magandang tanawin sa Switzerland. Sa caption ay nagpapasalamat din si Pia kay Jeremy sa pagdala nito sa kanya sa isa na namang unforgettable place. Dagdag pa ni Pia ay hindi umano siya ready sa napakalamig na weather ngayon sa Switzerland at pabirong sinabi na kailangan niya munang hiramin ang quote mula sa kanilang hotel. Mula Geneva ay namasyal naman sa Lucerne sina Pia at Jeremy. Sa Instagram naman ni Jeremy ay ibinahagi itong naglakad lamang sila ni Pia sa paglilibot nila sa Swiss countryside. Nakita rin ng dalawa ang panoramic view ng Lake Lucerne. June 2020 nang isapubliko ni Pia at Jeremy ang kanilang relasyon. Isa ako sa nagpa-follow talaga kay Pia Wurtzbach at isa ako sa naging malaking fan ni Pia mula nung nanalo siya sa Miss Universe noong taong 2015. Nakakatawa dahil masayang-masaya ngayon ang parehong buhay ni Pia Wurtzbach, ang kanyang career at ang kanyang love life o personal na buhay. Ito na kaya ang magpapasaya kay Pia ng forever o magbibigay sa kanya ng forever. Intayin natin yan dahil mukha talagang bagay sila sa isa't isa at masaya sila sa isa't isa. Para naman sa ating top news story number 4, ano kaya ang bagong business ng aktor na si Daniel Padilla? Narito, alamin natin. Daniel Padilla, may sarili ng branch ng fast food chain. Nagtungo si Daniel Padilla sa Tacloban City para dumalo sa grand opening ng kanyang fast food chain branch. Base sa mga post ng fans na naghintay kay Daniel, ay matatagpuan ang fast food chain sa Metro Tacloban. Malapit kay Daniel ang Tacloban City sa Leyte dahil mula rito ang pamilya ng mother side ni Daniel. Tumira rin sa Tacloban si Daniel ng isang taon at doon nag-aral noong siya ay grade 4 bago tuluyang bumalik sa Maynila. Isa si Daniel sa mga patuloy na tumutulong sa kanyang fellow waray sa Tacloban, lalo na kapag mayroong bagyo at kalamidad. Malaking palakpak at malakas na palakpak na naman ang isasalubong natin kay Daniel Padilla dahil sa kanyang latest venture na ito. Nakakatuwa pag may mga celebrities gaya ni Daniel na may mga ganitong ganap sa buhay, nakikita natin yung talagang pinagsusumikapan nilang pera ay sa ganitong mga business na pupunta at maraming taong nabibigyan ng trabaho at natutulungan. Namimiss na natin si Daniel na umarte sa pelikula at sa mga teleserye at alam natin may ginagawa sila ngayon ni Katrina malapit na nating mapanood. Pumunta naman tayo sa ating top news story number 3, anong beauty pageant kaya ang sasalihan ni Herlene Budol? Nandito ang detalye. Herlene Budol, sasali sa Binibining Pilipinas. Pinaghahandaan na ngayon ni Herlene Budol na kilala rin bilang si Hipon Girl ang kanyang application para sa Binibining Pilipinas beauty pageant. Sa kanyang social media account sa ibinahagi niya ang photoshoot na ginawa niya para sa application. Ani Herlene sa kanyang caption ay susubukan niyang makipagsapalaran at mag-register sa Binibining Pilipinas na nangyari noong April 8. Dagdag pa ni Herlene ay sana suportahan siya ng mga tao sa kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Ibinahagi pa ni Herlene ang swimsuit photoshoot niya para sa screening ng Binibining Pilipinas. Ayon kay Herlene ay inabot umano siya ng madaling araw sa pagtatapos ng mga application requirements at sinabing tiwala at motivated umanong itong matuto kung ano man ang kalalabasan ng kanyang application. Sa vlog interview ni Karen Davila kay Herlene ay ibinahagi nitong ang kanyang manager ang nag-encourage sa kanya na sumali sa national pageant. Ito ay para umano ma-boost ang confidence ng dalaga sa iba't ibang aspeto. Alam nyo, isa sa mga eksenang candidate o pinag-uusapang kandidata itong si Herlene Budol sa kanyang pagpasok sa isang national pageant na kasing sikat ng Binibining Pilipinas. Nakakatuwa dahil marami siyang na-inspire na mga kababaihan, lalo na yung mga kabataan, na yung kulang sa tiwala sa sarili, yung sinasabing hindi naman ako kasing ganda nila, hindi ako qualified dyan, or baka hindi lang ako makapasa, hindi ako makapasok. Binuhay ni Herlene Budol yung mga kababaihan na kulang ng tiwala sa sarili dahil kaya niya at gusto niya, manalo man o matalo, ang punto ni Herlene, nakapasok siya
or nagawa niya yung gusto niyang gawin. Para naman sa ating top news story number 2, sino kaya ang pinuntahan ni Paolo Avellino sa New York? Nandito ang detalye. Paolo Avellino, muling nakasama ang anak na si Aki sa New York. Matapos ang ilang buwan ay muling nakasama ni Paolo Avellino ang anak niyang si Aki sa New York. Kasabay ng paglipad ni Paolo papuntang New York ay ang pagkakaroon nito ng concert tour kasama ang kapamilya stars na sina Ogie Alcacid at Janine Gutierrez. Noong March 1 ibinahagi ang plano niyang bisitahin ang anak na si Aki sa New York. Actually, na-mention ko na sa mami niya. Tinatanong lang ako kung ano ang dates. Pero nandun na rin ako, might as well see my son. I haven't seen him since they left, ani Paolo sa kanyang interview. Doon na nakabase ngayon sa New York si Aki kasama ang ina na si LJ Reyes. Ayon kay Paolo ay doon na rin nag-aaral si Aki kaya't excited siya na makita ito. Nagtungo si LJ Reyes kasama ang dalawang anak na si Aki at Summer sa New York. Noong September 2021, ang anak ni na Paolo Avellino at LJ na si Aki ay ipagdiriwang ang kanyang 12th kaarawan sa darating na July. Nakakatawa si Paolo Avellino sa latest na kwentong ito sa kanyang personal na buhay dahil hindi niya pinapabayaan ang kanyang daddy duties para sa anak na si Aki. At nakakatuwa rin na bilang mga magulang, nag-uusap at hindi nagkukulang sina LJ at Paolo para kay Aki. Para naman sa ating top news story for the week, nagkaayos na kaya sina Raquel Pempenco at ang anak na si Jake Cyrus. Nandito ang detalye. Raquel Pempenco, may panawagan kay Jake Cyrus. Humihingi ng tulong si Raquel Pempenco sa anak na si Jake Cyrus matapos ang pagpanaw ng ina at kapatid nito. Pumanaw ang lola ni Jake noong April 3 at 3 araw matapos nito ay pumanaw din ang tito noong April 6. Sa interview ng ina ni Jake na si Raquel ay dahil umano sa motorcycle incident na nagdulot ng mga sugat at injuries, kaya't pumanaw ang tito ni Jake. Sa naging panayam ng media kay Raquel, ay binahagi rin itong hindi na tumatawag sa kanya si Jake kasabay ng mga nangyari. Ayon kay Raquel, wala pa umanong paramdam si Jake, kaya naman nananawagan ito sa anak dahil kailangan umano niya ng tulong ngayon dahil siya lang ang inaasahan ng kanilang pamilya upang makatulong. Tulungan niya sana ako at hindi ko kakayanin, ani Raquel sa kanyang anak na si Jake. Kasabay nito, ay nananawagan din si Raquel sa publiko para sa mga gustong tumulong. Bago itong chapter sa kwento ng malatele sering buhay at relationship ng magnanay na si Raquel at si Jake Cyrus. Charis pa lang noon si Jake, away bati na silang mag-ina na normal naman talaga pero nahahighlight dahil celebrity si Charis na Jake Cyrus na ngayon at naging celebrity na rin lalo na sa social media ang kanyang nanay na si Raquel. Kaya naman ngayon na may bagong development sa kwento ng kanilang pamilya, inaasahan na sana ay magparamdam si Jake at tumulong sa kanyang ina. At yan ang maiinit na balitang showbiz ngayong linggo. Magkita-kita po ulit tayo next week para ibigay namin sa inyo ang mga latest updates sa inyong mga paboritong celebrities. Again, huwag niyong kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media pages at social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga paboritong celebrities. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na matanong si Mel Martinez sa kanyang latest project para ito sa MediaCon ng successful Facebook teleserye ongoing pa rin ngayon, ang Troika. Si Mel Martinez kasi ang pinaka-senior sa cast including the director and the staff ng nasabing project. Tinanong natin siya kung paano ba siya nag-adjust at ano ang kanyang reaksyon na siya ang pinaka-senior sa nasabing project na ito. Narito ang sagot ni Mel. Una-una, yung dalawang bata, si Aki at si Atalia. Pero by the way, thank you for that wonderful question. Hindi, yung dalawang bata kasi nag-undergo sa akin ng workshop. No, ako yung naging coach din nila. So, yun palang may advantage na dahil nakita ko kagad yung range ng acting skills ng mga bata. And may potential talaga. And at the same time, I see myself sa kanila when I was young. No? Kasi nung ganyang edad ako, nakita ko yung passion, yung fire, especially when it comes to acting, I see myself in them. Mm-hmm. Kaya medyo hindi din ako nahirapan. Mm-hmm. Kasi sa workshop pa lang, pinag-usapan namin talaga yung values. Mm-hmm. Kumbaga, values of being a good actor, yung pagiging professional. Kasi wala namang, sabi ko kasi sa kanila, kapag tayo nagtatrabaho, dapat professional tayo, walang nalilate, di ba? Hindi katulad sa mga ibang media dito na late, no? Anyway.
nagaan at saan na ba sila? Diba? Pero anyway, nag-enjoy ako working with them. And with Direct CJ kasi, we've been working together kasi he's our director sa The Mel and Tony Show sa Facebook page. So medyo, ano ko siya, medyo gamay na namin ang isa't isa. And I know for a fact na kasi si Direct CJ, he delivers. No? Kaya hindi kami nahirapan sa shoot. So, yun, masaya lang kami. Smooth sailing lang talaga yung that's good. Yeah. Yun. Salamat Mel Martinez, see you soon and good luck sa Troika. Balita namin may season 2 daw, pinag-uusapan na ha. At mga kapamilya, huwag niyo rin kalimutan na mag-tune in sa ABS-CBN Entertainment Spotify in partnership with Podcast Network Asia. Dahil mapapakinggan niyo na rin dito ang inyong favorite ABS-CBN shows na Push Bets Live. At syempre itong Push Most Wanted. Muli, ako po si Jeff Fernando at ito ang Push Most Wanted.